Yo, what's up mga boss? Isang mapagpalang araw na naman pumuli sa inyong lahat. Nandito naman pumuli ang inyong boss Nolly Vlog, nagbabalik. Welcome back po tayong lahat dito sa ating munting YouTube channel. Isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat mga boss. Andito na naman pong muli tayo at pag-uusapan naman po natin tungkol sa pagbasa ng pagpupointing. So paano ba natin malalaman yung mga sign ng manok natin ay on point? So bago natin pag-usapan yan mga boss, kung bago ka pa lang dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, like nyo po at i-share. And then hit yung ating munting notification bell na sa ganun maging update kayo sa mga ina-upload natin na mga video tungkol sa pag-aalaga ng sisig, pag-breeding at sa pag-ukondisyon ng ating mga manok. So tara mga boss at pag-usapan po natin yan. A few moments later. So mga boss, paano nga ba natin mababasa, and then ano ba yung mga sign na makikita natin sa ating mga manok kapag sila ay on point na? So marami pong aspeto yan mga boss na dapat natin inoobserbahan. So unang-una, siyempre kapag po tayo ay maglalaban ng manok, natural ang manok natin ay nakakondisyon. So ito yung mga sign na dapat natin ay observe sa kanila para malaman natin sila ay on point. Isang paalala lang ko mga boss, ito pong ating sinasabi, tinuturo ay base po sa ating karanasan. Hindi po natin sinasabi na tayo ay eksperto at hindi po tayo biyasa sa ganito. So ito po ay base lang po dun sa mga hinihinging advice sa atin ng ating mga followers, kaya tayo gumawa ng ganito. Ito po mga boss, inuulit ko, ito po ay based po sa ating karanasan sa pag-hackfight. So tandaan po natin mga boss, kapag po tayo ay lalaban, especially kapag po tayo ay mag-hackfight, so unang-una dapat ang inoobserve natin sa kanila yung kanilang body temperature. Kapag po yan, ang mga manok natin, mainit ang katawan, mainit ang paa, so mainit yung kanyang katawan. So sign lang po yan mga boss na huwag nyo na po silang ilalaban. Kasi para po sa kaalaman ng lahat, ang manok po ay nagkakaroon din ng lagnat. O mga boss, bago sa pandinig nyo, nagkakaroon po ng lagnat yan. Kapag po minsan nahipo nyo, mainit ang katawan, para po ma-detect nyo kung sila ay may lagnat, hipuin nyo po yung kilikili niyan. Kapag mainit, ibig sabihin mayroon pong lagnat yan, mayroon pong karamdaman yan sa katawan. So isa po yan sa sign na dapat na tinatandaan natin kapag tayo maglalaban ng manok. And then pangalawa, babasahin po natin yung kanilang galaw. Kapag po ang manok natin ay kalmadong gumagalaw, especially kapag po sila nililimber natin, yun po yung isang sign na nakapick sila dun sa araw ng ilalaban nyo sila. Dapat po hindi po sila very wild, kaya po dapat medyo mag-iingat tayo sa pagbibigay ng gamot sa kanila. So kapag na-observe nyo na masyado silang wild, so mas madali silang mag-go-off. So ibig sabihin yung pick nila pababa. So dapat makikita nyo yung kanilang galaw ay kalmado. So observant sila, na mapapansin nyo kapag ang lakad po nila ay maliliit, maigsi ang hakbang, and then hindi po sila masyadong hyper kapag sila nakakita ng manok, yun ang on point na manok na dapat na
ating inilalaban. At ang isa pa sa mahalagang bagay na dapat na inoobserve yung mga boss, yung kanilang droppings. So ito mga boss ha, magbibigay po tayo ng tips sa kanilang droppings. Kapag po ang drops ng ating manok ay matigas na kapag ka sila ay umipot, medyo hindi siya nababasag, gumugulong lang siya. So masyado na po dry yung manok natin. So kapag po dry ang manok natin, ibig sabihin short cutting po yan. So hindi po siya makakamatay kapag po siya ay pumalo. Yung ipot po niya, yun po yung pinaka importante, kinakailangan kapag po tayo dumating sa araw ng laban. Ito po, napakahalagang bagay po yung ginagawa natin na pagbibigay ng kanilang patoka kapag tayo nagpo-point sa kanila mga boss. Dapat hindi po tayo masyado magbibigay ng pellet dahil yun po yung mag-absorb ng moisture sa kanilang katawan mga boss. Kapag po yan nag-dry, na-absorb yung kanilang moisture sa katawan, so yun po yung magiging way para sila maging dry, and then magiging short cutting po yung ating mga manok. At doon naman po mga boss sa pag-absorb ng kanilang drops, so ito yung para mapansin nyo, makikita nyo na magiging on point yung manok nyo. Kapag po ang manok nyo sa una, dapat kapag po kayo nagbibigay ng patoka, natural kapag po kayo maglalaban, magbibigay kayo ng kahit na konting patoka, so dapat natatantya nyo kung ano yung oras ng laban niya. Kapag po kayo dumating ng sabungan, magbabaon po kayo ng kanilang patoka, and then dapat marunong kayong kumarkula kung anong oras yung darating ng kanilang laban. So dun nyo you observe yung kanilang idadrops. So kapag po yan, sa una magdadrops po yan ng buo, yung malaki, dapat po may moisture yung kanilang iipot. So paano po ba natin malalaman na may moisture yung kanilang ipot mga boss? Kapag po yan yung karamihan, kasabihan ng marami na nagpo-point ng manok, kapag po yan ay buo na basa, so nakapag ibinato mo sa dingding ay hindi nababasag yung dumidikit, so ibig sabihin maganda ang pointing ng manok mo, maganda ang kanyang moisture sa katawan. And then on the second, kapag po yan ay nagdrops na ng kulay tsokolate yung sekal, nga, so yun yung sign na malapit na sa on point, na nasa papik na yung ating mga manok. So kapag ka po yan, ngayong huling drops nila ay konti na lang na kulay puti. So ito mga boss ha, yung kulay puti na lang na maliit yung kanilang idinadrops, yung parang halos gabutin na lang ng buo na mais. So yun po yung sign na nakapik na yung manok nyo. So yun yung dapat na yung time dumating na ang manok nyo ay tatarian nyo na. At kapag naman po kung sakali medyo humaba na adjust yung oras, na antala yung oras ng inyong laban, so ang gagawin nyo ganito mga boss, papasok tayo dun sa sinasabing troubleshoot. So papaano mga boss, kapag po ang manok nyo ay umiipot na ng konti, so that time na nakapik na sila, so ang gagawin yung troubleshoot dyan mga boss, pipitikan nyo sila ng crack corn o yung puti ng itlog. Dahil sa ganon, huwag masyadong mag-out yung kanilang moisture sa kanilang katawan. So tandaan nyo mga boss, ito po yung mga sign na dapat na makikita nyo sa kanila. So una, dapat maging kalmado sila, and then yung hakbang nila, ito mga boss, ito based lang po dun sa observant ko din sa aking mga inilalaban mga boss. Pero ito, based din po dun sa mga inilaban kong manok. So dapat, kung humakbang sila, maliliit. And then, kalmado, hindi sila masyadong wild kapag nakakita ng mga manok. Kapag ka po yan, dumating na sa point na masyado na silang wild, ibig sabihin, masyado na silang pag-go down. Pa-off na po sila. So nandun na yon. Doon na kayo magbibigay ng magto-troubleshoot mga boss. Doon na kayo magsusunod ng patoka sa kanila kapag po na-adjust yung oras ng inyong laban. So dapat
alam nyo po yung mga ganyan, especially dun sa mga newbie na hindi marunong. So ito mga boss, guide po ito dun sa mga nagtatanong sa atin tungkol dun sa pagpo-point ng ating mga ilalaban na manok. Hindi po pwede yung kapag araw ng laban, minsan kasi kung mapapansin natin, meron yung iba araw na ng laban nagbibigay pa ng masyadong maraming patoka. So dapat kung ano yung regular meal na kinakain ng manok nyo, kalahati lang yung ibibigay nyo, or 1/4. And then dapat during conditioning mga boss, inaaral nyo po yung kanilang galaw. So dapat yung kanilang hipo, kung saan sila dapat nahipo, yung namamalo. Dapat kapag pagka nakuha nyo yung tamang hipo ng kanilang katawan na kung saan sila namamalo, ayan mga boss, sinisigurado ko sa inyo, magpe-perform ng maayos yung inyong mga manok. Kasi kapag ka po yan ay dumating sa araw ng laban, medyo naparami kayo ng pakain, so magugulat kayo bakit yung palo ng manok nyo ay nag-iba. So ayan mga boss, nakapagbigay na naman po tayo ng munting tips doon sa ating mga boss na naghihingi ng guide, humihingi ng gabay, ng advice tungkol sa pagpo-pointing, and then sa ating paglalaban ng ating mga manok. So mga boss, paalala lang po, pwede nyo po siyang sundan, pwede hindi, nasa sa inyo po yan. At kung saan po kayo nagpapanalo, doon na lang po kayo mag-stay. Ito naman pong ginawa natin, gabay lang po ito doon sa mga newbie, doon sa mga nagtatanong sa atin kung paano yung proseso ng pagpo-pointing, and then sa pagbasa ng point ng ating mga manok. So yun lang mga boss, dito na po natin tatapusin ang ating munting vlog. Doon po sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, mga boss, iimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then hit yung ating munting notification bell. So yun lang mga boss, maraming salamat po, good luck. So bago po tayo magtapos mga boss, may konting pahabol lang po tayo para sa ating shoutout. Unang-una po sa lahat, gusto ko pong i-shoutout yung aking buting may bahay sa mapagmahal kong asawa na siyang nagpipinan sa atin kapag po ako ay bumibili ng manok. So very supportive wife siya. Siya yung sumusuporta sa lahat ng aking pangailangan. Siya yung bumibili. Kumbaga siya yung nagpipinance. And then shoutout na rin dun sa aking dalawang anak, dun sa aking panganay na si Micaela. And then doon sa aking bunso na siyang nag-i-edit ng ating mga ina-upload na vlog, kay Nicole. Shoutout sa'yo anak, pagbutihan mo lang. Sana tuloy-tuloy, huwag kang tatama rin sa pag-upload. At mega shoutout pa rin po kay Boss Kevin Malingin, kay Boss Jopel Marano Brioso, isa yan sa bumibili sa atin ng manok, kay Boss Jerry Arellano, kay Boss Oliver Arellano, kay Ma'am Benilda Arellano, from Vienna, Austria, Europe. Maraming salamat mga boss sa walang sawang suporta nyo sa ating munting YouTube channel. Yun lang mga boss, maraming salamat po sa lahat.